Aklat ng mga Kawikaan. Unang Kabanata. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Payo sa mga kabataang lalaki. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang mga yaoy putong mong ubod ganda, kuwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paakay, sila iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang, halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay, sila'y ating dudumukit walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umibaka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan, sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na ibig mong mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng gayong mga tao, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Tawag ng karunungan. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan katatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at tinggin ang aking saway. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin pati aking mga kaway. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin pagunita ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at dalamhati pag-itingan, sa araw na yaon ay di ko pakihinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo minamahal, kay Yahweh ay di natakot ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalaala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng nasa inyong ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman.
Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa malayo sa katakutan. Ikalawang kabanata, ang gantimpala ng karunungan. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita't masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong dudulangin. Kayaway ay magkakaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng karunungan at ang lakad ng lingkod niya'y kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong malalaman, katuwiran at katarungan at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman, mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay magulong pamumuhay. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Malalayo ka sa babaeng talipandas, at sa kanyang pangaakit ay hindi ka mabibitag. Siya ang babaeng lumilihi sa magandang asal, nagtaksil sa asawa niya, sumira sa kanyang tipan. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan, at ang kanyang buhay ay tungo sa kawasakan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay, at hindi na makabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas na matuwid, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Ngunit ang masama sa lupa'y mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng magdaraya. Ikatlong kabanata, payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikdan. Ikuwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikaw ay itinutuwid, huwag mababagot man din.
sapagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan, at ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasi ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na babunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha ng daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan. At kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka magugulo na tulad ng mamangmang. Pagkatiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya babayaang madupila sa paghakbang. Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa, kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit pulos kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ika-apat na kabanata, ang pakinabang ng karunungan. Dinggin niyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkop pa ni ama, batang bata walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Huwag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan, ang salita ko sa iyo, sa bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Huwag mo itong babayaat, ikaw ay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanat, ikaw ay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Kaalam ay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Siya'y korona sa ulo, saktal ganda anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin.
Ikaw ay pinatnubayan ko sa daan ng kaalaman. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka madutupila sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikdan mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog pag di nakagawa ng masama, at hindi matahimik kapag ang nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid, parang silahis ng liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay, pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kalakasan ng katawan. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ikalimang kabanata. Babala laban sa pakikiapid. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya, at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Pagkat labi ng patutot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, ang landas na tinatahak pabulusok sa kalaliman. Pagkat di niya sinisiyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya ay liku-liko, hindi mo rin nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig. Huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at ang kinin niyong iba, sa kamay ng masama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo nga maiisip, dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa turo ng aking puno'y inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, ni hindi na pinapansin walang kwenta sa lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikaw ay may anak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapanga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan, upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya ngapat mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay. Ang ligaya ay lasapin sa mabangon niyang kandungan.
Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit. Ligaya mo'y nasa kanya, sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit. Ni huwag mong papansinin makamandag niyang pag-ibig. Ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil. At dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libing. Ika-anim na kabanata. Mga dagdag na babala. Aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit heto ang paraang makaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulong ay umaalpas. Tingnan mo iyong langgam, ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay ni masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit siya'y walang punong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Sandaling tulog, kaunting idlip na lang. Sandaling paghalukip-kip, pag-iinin sa higaan. At itong kahirapan sa iyo ay daratal, katulad ng mandarambong para bagang magnanakaw. Taong imbi at masama, walang tigil sa paggala. Upang ikalat sa iba, di totoo niyang salita. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating. Sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay. Mga bagay na ang kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod-tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Babala laban sa pakikiapid. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikdan, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag marahuyo sa tinging mapungay. Babaeng masamay, maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuutan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkasala. Kahit yaon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Kung siya ay mahuli, ang bayad ay pitong doble. Ang lahat niyang pagkaari ay kulang pang panghalili.
Ang mag-isip mangalo niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mahihita ay pahirap sa sarili. Di na niya mababawi ang kanyang pagkaduhagi. Sapagkat ang panibugho sa tao ay naguudyok, ang puri nga ay ibangon kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamtin ang patawad. Kahit gaano pa karami, ang sa kanya ay ibayad. Ikapitong Kabanata. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Kaalamay ituring na babaeng kapatid, ang unaway kaibigang walang kaparis. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng masama, nang di ka malamuyot ng matamis niyang salita. Ang babaeng masama. Ako ay nanungaw sa bintanang bukas, at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang walang muwang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kung tulog itong madla. Ang babae ang sa kanya ay sumalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Malakas ang kanyang loob, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayon sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugi ng halik, at ang kanyang sasabihing punong-puno ng pang-akit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog. Katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikaw ay salubungin. Mabuti't nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal. Linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisika ng pabangong mira, bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika at bigyang daan, damdamin ng isa't isa, ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y wala rito, pagkat siya ay umalis sa malayo pa nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit, ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya'y nalamuyot. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok. Parang bakang kakatayin, sa matador ay sumunod. Tila mailap na usa na sa wakas ay napikot. Hanggang sa puso nito, ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba aking anak sa akin ay makinig? At dinggin mo ang salitang nunula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit, nang babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak, at hindi na mabilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian. Bawat isa'y humahanga sa lagim ng kamatayan. Ikawalong Kabanata. Papuri sa Karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kaya'y tinatawagan ko tao ng sandaigdigan.
para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa, at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong kaalaman ay mahigit pa sa hiyas, walang kapantay sa sang maliwanag. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, gayon din naman unawa't kapangyarihan. Dahil sa akin, hari nakapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula, at ako rin ang dahilan tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Paghinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko'y katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan ligaya ko ay nalubos. At ngayon aking anak, ako ay pakinggan, sundin ang payo ko't mapapaayos ang pamumuhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Pagkat ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napopoot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Ikasyam na kabanata, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit,
Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halika'y't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa manlilibak ay nag-aani ng pagtusta, ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit alipusta. Punahin mo ang manlilibak at magagalit pa sa iyo, ngunit sa iyo ay lalapit ang matalinong payuhan mo. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa kanya'y may dulot na karunungan. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang dunong, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga walang muwang. Tubig na ninakaw ay ubod tamis, anong sarap nitong tinapay na inumit. Hindi alam ng biktimang wakas niya'y kamatayan at lahat ng pumasok to'y naroon na sa libingan. Ika-10 kabanata. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit siphayo ng ina ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pakikinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nagtitipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan, ngunit sa likod ng walang muwang, pamalo ang siyang antabay. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay kanyang kapuksaan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masamay gumagawa ng lalo pang kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng poot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang,
Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang suka ay nakangingilo, ang usok ay nakaluluha, gayon ang tamad na alipin, laging walang ginagawa. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng kaalaman, ngunit ang dilang sinungaling ay bubunutin naman. Sa bawat pagkakataon, angkop ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masama ay parang nilikaw na lubid. Ikalabing isang kabanata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang kababae nagbubunga ng kaalaman. Ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng tao ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng masamang nasa niya. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang pag-asa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay panira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapo sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit kahit munting lihim ay kinukubli ng mapagtitiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng kapurihan. Ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad. Ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan. Ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae na walang bait ay tila gintong singsing sa nguso ng biik.
Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil. Pinupuri ng bala na ang nagbibili ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan na dito sa lupa at tiyak na parurusahan ang masasama. Ika-12 kabanata. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas iyong ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Hindi mapapanuto ang makasalanan, ngunit ang matuwid ay hindi magagalaw. Ang mabait na babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindi. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay kakotyaan. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom na kasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hangal ay laging nagsasalat. Ang tanggulan ng masama ay gumuguhong parang buhangin, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamtin ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang pagdaka ay nahahayag, ngunit ang damdamin ng matalino ay di agad mababakas. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamong kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay batbat ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kamangmangan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan,
Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay. Ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. 13 Kabanata. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalaala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan. Ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang may matabil na dilay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakahihiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ang kanyang kabaitan. Ngunit ang masama'y ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, pagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit ang mahirap ay walang pambayad sa kalayaan. Ang matuwid ay tulad ng maniningning na ilaw. Ngunit ang masama ay tila lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng katalinuhan. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng tubig ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang mabuting pag-unawa ay umaakit ng kalooban, ngunit ang kataksilan ay naghahatid ng kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig ng saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang biyayang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang natipo ng isang mangmang. Ang tiwangwang na bukid ay may pangakong kasaganaan, ngunit humahadlang ang masama para ito ay mabungkal. Ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak, pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay lagi nang nagkukulang. 14 na Kabanata. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang tahanan ay nawawasak dahil sa kamangmangan. Ang natatakot kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang bangan ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan.
Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling. Ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng maliniyang unawa. Ang lahat ng masama ay itinatakwil ng Diyos, ngunit ipinalalasap sa matuwid ang kagandahang loob. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang likuniyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagkaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay mangangayupapa sa mabuting tao, at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikdan, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti mapapanuto ng landas. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit sa hangin mauuwi ang basta salita lang. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan, ang kuwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit kabulukan ng mga buto ang kapusukan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Ika-15 Kabanata. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay,
Ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalaala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa daing ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa matuwid ay lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalaala. Kung paanong ang Sheol ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ang palalo ay ayaw mapagsasabihan at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang mahilahil ay waribang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiha na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng masama ay batbat ng kahirapan, ngunit ang walang dalamhati ay masaya araw-araw. Mas mabuti na ang mahirap na may takot sa Diyos kaysa mayamang panay ang hirap ng loob. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kadustaan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Ang daan ng matuwid ay paakyat sa buhay, hindi papalusong sa Sheol na parusahan. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tirahan ng babaeng balo ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa iba at ang mabuting balita ay may dulot na ligaya. Ang marunong makinig sa paalaala ay mayroong unawa at mabuting pasiya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa saway, ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman, at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. 16 na kabanata. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas, at ang masasama
sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang, at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay pinatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay Kanyang maaayos. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasiyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan, at sa negosyo ay ang katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang tatag ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang ibig pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Pagka naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan at taglay na buhay. Higit pa sa ginto ang karunung at kaalaman. Mahalaga kaysa pilak ang unawang tinataglay. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mabababa na kasama ng mahirap, kaysa managana sa pakikihati sa mapagmataas. Ang marurong makinig ng payo ay mananagana, at mapalad ang sa Diyos naglalagak ng tiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay awit sa ibang diwa. Ang karunungan ay may pangakit sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay panay kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang apoy na pumupugnaw. Ang taong may masamang isipan ay nagasik ng kaguluhan, at ang mapaghatid dumapit ay sumisira ng magandang samahan. Inuupatan ng taong liko ang kanyang kapwa, at ibinubunsod sa landas na masama. Mag-ingat ka sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga puting buhok ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasiyahan. 17 Kabanata. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Tinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang lumilibak sa mahirap ay humahamak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka.
kaya lahat ay makukuha kung may pansuhal ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita. Ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak, kaysa kausapin ang isang mangmang sa masama niyang balak. Kapag masama ang iganti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ang simula ng kuguluhay parang buta sa isang dike, na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang pakinabang ang hangal gumugulman sa pag-aaral, pagkat siya'y sadyang walang muwang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Ang taong nananagot sa iba ay yaong walang isip, pagkat sarili niya'y ipinapasok sa gipit. Ang may gusto sa kaguluhan ay gumugusto sa kasalanan, at ang mataas magsalita ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawi ang palad. Ang anak na mangmang ay problema ng ama, ang magulang ng walang isip ay kapos sa ligaya. Ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkoti unti-unting namamatay. Ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ang daan ng katarungan ay hindi matunton. Kaalaman ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi mainam, at di tamang pahirapan ang taong marangal. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong, kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. 18 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Pag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagkiling sa may sala ay hindi mainam, ganoon din ang pagkakait ng katarungan. Ang pagsasalita ng mangmang ay humahanga sa kaguluhan, pagkat ang salita niya ay laging may bantang taglay. Ang bibig ng masama ang maghahatid sa kapahamakan, at ang labi niya ang magtataglay sa kanya sa kapanganiban. Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang akala ng tao kung siya ay mayaman ay ligtas na sa lahat ng kapahamakan. Nagpapakataas ang tao hanggang hindi bumabagsak, ngunit kababaan ang daan ng buhay na sakdal-dilag. Ang sumasabad sa usapan na hindi nauunawaan ay taong walang isip, walang bait, walang muwang. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay.
Ang unang salita ay kinikilalang tama hanggang hindi nasusuri at nakikitang balintuna. Ang sapalaran ay lumuluta sa sigalutan at nagpapakasundo sa mahigpit na magkaaway. Tiyak na ipagtatanggol ka ng matulunging kaibigan, ngunit kapag inaway mo, ikaw ay tatalikdan. Anumang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan, ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran, isang kagandahang loob na si Yahweh ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap, ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Ika-19 na kabanata. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, kay Yahweh ang bagsak ng sisi. Ang kasagana ay umaakit ng mga kaibigan. Ngunit ang mahirap ay tinatalikdan ng dating kasamahan. Di maaaring di magdusa ang saksing hindi tapat. Ang nagsisinungaling ay di makaliligtas. Marami ang lumalapit sa taong mabait. At sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikdan ng mismong kapatid, ay wala na itong magiging kaibigan kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa kaalaman ay magtatagumpay. Di maaaring di magdusa ang saksing hindi tapat. At ang nagsisinungaling, tiyak na mapapahamak. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin, di dapat manguna sa mga dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang di pagpansin sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang leong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawi ang palad ng kanyang ama, at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sigmura. Ang nag-iingat sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon, kung hindi ikaw pa ang nagtulak sa kanyang pagkaparuol. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo, mapayuhan mo mang minsan patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak. Ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Kasiraan ng tao ang kasakiman, kaya mabuti pa ang mahirap kaysa walang katapatan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay ibinababa niya sa pinggan, ngunit di halos makasubo dahil sa katamaran. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman.
Ang saksing masama ay sumisira sa takbo ng karunungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan sa mga mapanuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. Ikadalawampung kabanata. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang ibig ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang magsasakang tamad magbungkal ay walang maaani pagdating ng anihan, tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakatitiyak. Kung ang isang ama'y namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Sino ang makapagsasabi na ang puso niya malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Ang magdarayang timbangan at magdarayang sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang tingang nakaririnig at matang nakakikita, parehong si Yahweh ang may likha sa kanilang dalawa. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap, ngunit kung magsisikap ka, maganda ang iyong bukas. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas, ngunit pagtalikod ay ipinamamalitang nakabarat. Ang taong nakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kuna ng ari-arian bilang garantiya. Anumang nakuha sa pantaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit sa lumaon ay para kang kumain ng buhangin. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. Ang lihim ay nahahayag dahil sa masisitsit, kaya di dapat makisama sa mapaghatid dumapit. Sino mang sumumpa sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Ang perang hindi pinaghirapan, kung gastusin ay walang hinayang. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, tutulungan ka ni Yahweh sa kanya ka magtiwala. Ang Diyos ay napupuot sa panukat na di tama, siya ay namumuhi sa timbangang magdaraya. Itinakda ni Yahweh ang landasin ng tao, pagkat di alam nito kung saan patutungo. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, para hindi ka magsisi sa bandang huli. Malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama, at pagdating ng araw, sila'y pinarurusahan ng walang awa. Binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali. Ang haring tapat at makatarungan ay magtatagal sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panayuban. Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan, at ang palong na daramay humuhugas sa kalooban. Ikadalawamput-isang kabanata. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari, at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya kay Yahweh kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan, ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan.
ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang masamay ipinapahamak ng sariling karahasan, pagkat ayaw gawin ang talagang katuwiran. Ang landas ng may sala ay palikuliko, ngunit ang lakad ng matuwid ay laging wasto. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay, kaysa loob ng bahay na ang kasama'y babaeng madaldal. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Pag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ang lumilihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, sa hirap masasadlak. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang isip. Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa babaeng madaldal at palaaway. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Ang tumatahak sa daan ng katuwiran at katapatan ay nakasusumpong ng buhay at karangalan. Ang matalinong pinuno ay makapapasok sa lungsod na may mga bantay, at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Ang taong makasarili ay palalo at mapangapi. Kagutuman ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang igawa ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Ang patutuo ng sinungaling ay di pakikinggan, ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan, ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit buhat kay Yahweh ang bawat tagumpay. Ika-22 Kabanata. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ang mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang pagkatakot kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay naghalang ang patibong. Ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kaguluhan, at ang bunga ng ginagawa niya ay kapahamakan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang manunudyo at mawawala ang alitan, at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang maghiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman,
Ngunit di niya pinangyayari ang salita ng mga mangmang. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang itinadahilay may leon sa daan. Ang pangangalo niya ay parang patibong. Ang mga hindi nagbibigay lugod kay Yahweh ang nahuhulog doon. Lika sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Mga utos at babala. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti itong salita ng matatalino. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo pagkat nais kong si Yahweh ang panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harapan ng hukuman, pagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangagaw sa mga iyon. Huwag makikipagkaibigan sa mainit ang ulo, pagkat baka mahawa ka sa kanila. Huwag kang mananagot sa utang ng iba. Pag hindi siya nakabayad ay kukunin pati higaan mo. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo ng iyong mga ninuno. Ang mahusay magtrabaho ay higit kanino man, hindi alangang isama sa hari. 23 Kabanata. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag dudukwangin agad ang pagkain, baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ninanasain man ang masasarap niyang pagkain. Pagkat iyo'y maninikit sa iyong lalamunan, haanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi niya mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Huwag mong babaguhin ang hangganang malaon ang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Pagkat ang tagapagtanggol nila ay ang makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Anak, matutuwa ako kung lalabas kang matalino. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Bagkus, igalang mo si Yahweh habang ikaw ay nabubuhay. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay tigib ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay.
ang masasamang babae ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw. At sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahanan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak? At ang nagpapakalango sa bagot bagong alak? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Pagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Halos hindi ka makadilat at parang matigas ang iyong dila at di ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat na inihahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray ka at parang nakahiga sa gilingan. Ang sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako, walang kailangan. Pagbangon ko, iinom ako uli. 24 na kabanata. Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan, ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y lagi ng kaguluhan, at ang dila nila'y tigib ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng kaalaman, naitatayo ang isang bahay, at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay sa pamamagitan ng karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahuhusay na pamamaraan, pagkat ang tagumpay ay bunga ng mahusay na plano. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang. Hindi ito makasasali sa mahalagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong, wala akong pakialam sa taong iyan, ito hindi makakaila sa Diyos na nakaaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Anak, uminom ka ng pulutpokyutan at ito'y makabubuti sa iyo. Kung ang pulutpokyutan ay masarap sa panlasa, ang kaalaman naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya, hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mong pag-isipang looban ang taong matuwid, pagkat siya'y makatatayo uli, mabuwal man ang 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Pag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ay kanyang parurusahan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak, igalang mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila, pagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagtagang kawikaan. Narito pa ang ilang mahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan,
ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin para ako makaganti. Napadaan ako sa bukid at upasan ng isang tamad. Ito'y puro dawag at mahalagang damo. Naguhuna ang bakod nito. Pinag-isipan ko itong mabuti at may nakuha akong magagandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalokip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang magnanakaw upang kunin ang lahat ng kailangan natin. 25 Kabanata. Mga paghahambing at aral sa buhay. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon. Sinipi ng mga tauhan ni Ezekias na hari ng Huda. Kadakilaan ng Diyos na baluti ng hiwaga ang lahat ng bagay. At karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin upang ilitaw. Isipan ng hari mahirap malaman, pagkat sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapay na alis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rini kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo malagay sa kahiyahiya. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa ingasteng pilak. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang utosang tapat ay kasiyahan ng pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malambing na pakiusap, pusong bato'y nababagbag, pati na ang hari ay nahihikayat. Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lamang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Ang taksil na pagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinusko sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy ilalagay mo siya sa kahihiyan, at buhat kay Yahweh mayroon kang kagintihan. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubungan kaysa loob ng bahay na ang kasama'y babaeng madaldal. Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakibagay. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. 26 na Kabanata. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad.
Ang latigo ay para sa kabayo, ang bukado ay para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang hangal. Kapag pinatulan mo ang mangmang, iisipin niyang siya ay may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang na tao ay parang kumuha ng batong ipinukpok sa sariling ulo. Kung ang paangpilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa tirador. Ang isang kasabihan sa bibig ng haling ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Ang kumukuhang upahan sa isang mangmang ay tulad ng pumapana sa bawat magdaan. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang suka ay binabalikan. Sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang, may pag-asang mabago. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nanghihimasok sa gulo ng may gulo ay tulad ng tumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandadaya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, natitigil ang away pag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip, at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang sitsit ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin na mapagpaimbabaw ay maitatago sa salitang mainaman. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, pagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalanta din sa mata ng tanan. Ang gumagawa ng patibong ay siya ring mahuhuli noon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan nito. Ang dilang di tapat sa walang sala ay nagpapasama. Ang magdarayang salita ay nagpapahamak sa kapwa. 27 Kabanata. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri, at ang bangko mo'y huwag buhati ng sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alita ng mga hangal. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang panibughoy may iba yung lupit. Mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulutpok yutan. Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang mapait na bagay. Ang taong lumaya sa kanyang tahanan ay tulad ng ibong sa pugad lumisan. Ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam. Ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang katoto ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagkikipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka anak, upang ako'y masayahan at sa gayon di ako mapahiya sa mga nang uuyam.
Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuotan ng sino mang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitiwan. Nakayayamot ang babaeng masalita, tulad ng ulang ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon. Ang nagmamalasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Ang nasa ng tao'y walang kasiyahan, tulad ng libingan laging naghihintay. Kung talisay ang pilak at ginto ay sa apoy malalaman. Ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kahangalan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin muna ang dayami sa kagapasin ng damo sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupak ay nukuha yaong ginagawang kasuotan. Ang pambili niyong bukid ay kambing ang nagbibigay. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. 28 Kabanata. Ang matuwid at ang masama. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansa ay magtatagal. Ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwain sa batas, at kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ng hahawak. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit sa mga alipin ni Yahweh ay lubos itong malinaw. Mabuti na ang mahirap na lumalakad sa katuwiran, kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang bumabarkada sa masasama kahihiyan ng magulang. Ang yamang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Ang taong ayaw sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay di pakikinggan. Ang tumutokso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Pag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung mapalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapaparuol. Ang masamang hari ay tila leyong mabagsik at nakatatakot na parang osong mabangis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan at di dapat natulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit nagdarahop ang taong tamad. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala,
ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadali na yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Sa taong mapanumbat, sa huli marami ang magpapasalamat, kaysa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Ang nagnanakaw sa magulang sa matuwid na hindi iyon kasalanan ay tulad na rin ng karaniwang magnanakaw. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang namimigay sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang kapalit ay mabubuti. 29 na kabanata. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang magustuhin sa kaalaman ay nagpipigay galak sa magulang, ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sasalapi si yegahaman. Ang kunway pumupuri sa kanyang kapwa ay naguumang ng bitag na sa sarili inhahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong sukab. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ng mga tao'y pinapawi ng matitino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito ay hahalakhak at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang patumangga, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya ay mabubuyo sa kasamaan. Magkapareho sa iisang bagay ang mahirap at maniniil. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag ang kanyang kaharian. Magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway. Ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Pag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan. Ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya iyong karangalan. Ang bansang walang Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo dahil lamang sa salita, pagkat di niya susundin kahit ito maunawa. Mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na tinitimbang. Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamong karangalan. Ang makipagsabwatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Pag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman, ngunit parurusahan naman ng Diyos pag ang sinabi kasinungalingan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong,
Ngunit sa lahat ng bagay, ang nagpapasiyay ang Panginoon. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama naman sa matuwid nagagalit. 30 Kabanata. Ang mga pananalita ni Agur. Mga pananalita ni Agur na anak ni Hake ng Masa. Ito ang sinabi niya kina Itiel at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, walang alam tungkol sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Naglagay ng mga hangganan sa daigdig. Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan, at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita, pagkat pagsasabihan ka niya na isang sinungaling. Karagdagang kawikaan. Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayo'y malapastangan kita. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa ka niya't pagbayarin sa ginawa mo. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili. Ngunit ang totoo'y walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo. Ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati may hirap kanilang sinisikil. Ang linta ay may 2 anak. Bigyan mo ako, ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailan may di masiyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo, laging ibig matigmak, at ang apoy na naglalagablab. Ang anak na kumukutya sa kaniyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay sa parang malalagutan ng hininga. Tutukuin ng uwak ang kanilang mata at kakanin ng buwitre ang kanilang bangkay. May 4 na bagay na di ko maunawaan. Ang landas ng agila sa kalangitan, ang daan ng aha sa ibabaw ng batuhan, ang ruta ng barko sa karagatan, ang babae't lalaking nagmamahalan. Ganito naman ang ginagawa ng babaeng nagtataksil. Makikipagtalik, pagkatapos ay magbibihis, saka sasabihing wala siyang ginagawang masama. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na nanagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng naging amo. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, ngunit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring kuyumin sa iyong palad dahil sa kaliitan, nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May 4 na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay di natatakot. Ang tandang na magilas, ang kambing na babulas, at ang hari sa harap ng bayan. Kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka.
Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. 31 Kabanata. Payo sa Hari. Ito ang mga payo ng ina ni Lemuel na hari ng Masa. Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapalungi kang tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan paglasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. Ang alak ay ibigay mo sa nawawala ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Bayaan silang uminom upang malimutan ang hirap at kasawian. Ipagtanggol mo ang di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Kayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat kinagawa. Hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Kumagawa siya ng makakapal na kubrekama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Kumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng bala na. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.